Mga kaloob ng Espiritu Santo. 1 Korinto, Kabanata 12, Talata 1 hanggang 11. Ang ipaliliwanag ko naman sa inyo ngayon ay tungkol sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ibig kong maging maliwanag sa inyo ang mga bagay na ito. Nung hindi pa kayo sumasampalataya, kayo napapaniwala sa kung ano-ano ang Diyos-Diyusan na di naman nakapagsasalita. Alam ninyo iyan? Kaya't ibig kong malaman ninyo na kailan may di masasabi ng sino mang kinakaslihan ng Espiritu ng Diyos, sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi ng sino man Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit isa lamang ang Espiritu ang nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoon pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanyang Espiritu para sa kabubuti ng lahat. Sa isa'y ipinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu ang kakayahang magpahayag ng mga aral ng Diyos, at sa isa'y ang kakayahang makaunawa ng aral ng Diyos. Ang isang Espiritu rin iyon ay nagkakaloob sa iba't ibang malaking pananalig sa Diyos. At sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkakalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan, at may pinagkakalooban naman ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At may pinagkakalooban din ng kakayahang makakilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang Espiritu. May pinagkakalooban ng kakayahang magsalita ng iba't ibang wika, at ang iba naman ay ang magpaliwanag niyon. Ngunit iisa lamang Espiritu ang gumagawa sa lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang maibigan. Ito ang salita ng Diyos.